Ngayon guys, mag-breed tayo ng beta and prepare na natin to. Ito yung Indian almond guys. Yeah. So dito sa baba, meron. Kung mahirap sa inyo guys, maghanap ng dahon ng Indian almond. Saka meron na naman ako guys, dalawang moly na nabili, black and dalawang females. So ito guys, i-breed na rin natin to, saka padamihin din natin tong mga black lyre-tailed mollies. Ito na guys yung black lyre-tailed mollies, dalawang female yan guys, na bago lang din nabili ko. Ayan, female. And yun guys, sa dulo another female. Dalawa yan sila. Ngayon, nilagay ko sila dito guys sa quarantine tank. And currently, kina-quarantine ko sila. And salt treatment lang ang ginawa ko ngayon dito sa kanila. So ngayon guys, i-quarantine lang muna natin itong mga black lyre-tailed mollies na bagong nabili ko. And probably mga 1 week after, pwede na natin to ilipat sa breeding tank na kung saan doon natin sila padamihin. Check na ngayon natin guys yung white mollies na mga tin-transfer ko dito sa breeding tank na to. Yung mga mollies guys, nandun pa sa ilalim. Medyo nahiya pa sila dito no, sa bagong tank nila. So, nanibago pa sila guys sa dito. Tuloy guys, ang nangyari dito, yung isang molly na white, medyo nanghina. So, kinuha ko, nilipat ko doon sa kabilang breeding tank. Kapag ang mollies guys, nilipat nyo dito sa breeding tank at nanghina, malalaman nyo naman yan kung nanghina ba ang mga mollies na nilipat nyo dito. Ano nyo guys, malalaman ang inyong molly kapag ito ay nanghina kapag nilipat nyo dito sa inyong breeding tank. Kapag ang mga mollies guys dito ay active, yan, hindi mo yan sila mahuli dito. No, katulad nito guys, active ang molly dito kasi ayan, tumatago sila sa ilalim. Hindi sila nagpapahuli. Minsan lumalabas din yan sila, makikita mo dyan sa paligid lumalabas. So ngayon kasi nandun sila sa ilalim and medyo nahiya sila sa tao. Pag active guys ang mga molly dito sa breeding tank, pag hinuli nyo yan sila, no, ng ginanyan nyo ng kamay nyo, hindi yan magpahuli. Tumatago yan, tumatakbo. No? Minsan nandun sa ilalim, minsan tumatago sila sa mga dahon na nilagay natin dito sa breeding tank. So yan, ibig sabihin yan guys, yung molly ay active at hindi nanghihina. Pag ang molly naman ay nanghina, pag ginanyan nyo sila guys sa tubig, hindi yan magtakbo. No, dyan lang yan sila sa kamay nyo and ibig sabihin yan guys, nanghihina yung molly. So ang gawin nyo, hulihin nyo ang molly and ilipat nyo sa ibang malinis na tank. So isang molly dito guys, nanghina. So pag ganyan ko kasi guys, ng isang molly, hindi siya tumakbo. No? Nandiyan lang siya sa kamay ko. So ibig sabihin, nanghina siya. So, ang ginawa ko guys, nilipat ko siya dito sa kabilang na breeding tank. So dito ko siya nilipat. And currently, nakasurvive na naman siya dito. Naka-recover siya dito. So, hinayaan ko na siya muna dito. So, dito guys, sa tank na to, napaka-active yung mga molly. And dito, nag-breed sila. No? And marami na ngayon dito guys, mga baby mollies. Ito guys, napaka-active ng mga molly. So, try natin guys, no? Ulihin. Ayan. So, pag active guys, ayan. Hindi yan magpahuli. Tatakbo yan. Ayan, tatakbo yan sila. So, kapag ang molly kasi guys ay nanghihina, pag ganyan mo, mahuhuli mo siya sa kamay mo. Hindi yan siya tatakbo kasi nanghihina siya. So, yung isa guys na molly na galing doon kanina sa breeding tank,
ng hina. So nilipat ko dito and currently nandito siya and naka-recover na naman siya. Dito guys sa kabila, naglagay din ako dito ng molly. Yan, ito yan guys, so female na molly. Yan, maliit lang yun siya, isang pair lang nilagay ko dito guys. Isang male tsaka isang female. So ito guys ay ang female na molly. And yung male kanina, nagtago. So ayan guys, tiyan na natin kung magpahuli siya. So ayan, hindi siya magpahuli guys, no? Kasi napaka-active niya. Ayan, no? Active yan. So pag hindi yan siya active guys, hindi yan gaganyan ang kanyang action. Hindi yan siya magtalon-talon sa kamay mo. Nandyan lang yan siya, mag-steady lang. So ayan guys, yung mga molly dito ay dumadami na. So hopefully, itong mga maliliit na molly, maglaki na rin. And mamili tayo dito na ang gawin nating mga breeder ulit. Dito ko guys ilalagay yung black na mga mollies na currently kina-quarantine ko. So itong tank na to guys, dito ko sila ilalagay. So sa ngayon guys, ang una nilagay ko dito ay ayan, gurami. Kasi para maiwasan natin na ang mga lamok dito mag-itlog or maglaki. So pag nag-itlog dito mga lamok, yan kakainin ng gurami. Para maiwasan natin yung mga lamok. So breeding tank na to guys na gin-prepare ko para sa mga black molly. Hindi ko pa nilagyan ng mga dahon para makondisyon yung tubig. So later ito lalagyan ko na rin ng mga dahon and bago natin i-transfer dito yung mga black lighter molly. At kung nakatulong ang video na to, don't forget to click like and share. At kung bago ka pa lang sa channel ko at gusto mo mag-breed ng iba't ibang klaseng ornamental fish, don't forget to click the subscribe button and click the bell button para ma-notify ka sa pinakabagong videos ko. Once again, thank you so much for watching and see you on my next adventure.